May isang ministro ng saksi ni Jehovah na tatag ni Charles Taze Russell noong 1870s ang nag-comment sa ating isa sa mga Facebook posts patungkol sa banal na misa. Ang nasabing ministro na iyon ay si Danny Cuevas, isang Pilipino pero ngayon ay naglalagi na sa Amerika. At ito ngayon ang kanyang comment patungkol sa ating post. Bakit araw-araw, linggo-linggo ginagawa ang misa o mass ang mga pare? Luke 22:19. Di ba death anniversary ni Kristo yan? Dapat isang beses lamang kada isang taon, di ba? Well, para naman di kayo matulad ni Mang Danny Cuevas na naguguluhan yata sa mga bagay-bagay, sasagutin natin ngayon ang kanyang tanong sa episode na ito. Are you ready? Isang madali ang paliwanag lang. Ang una niyang tanong ay kung bakit daw araw-araw ang banal na misa. Una, na-explain na natin sa past episodes kung ano ang banal na misa. Ito ang ultimate sacrifice na kung saan ito ay singhalaga ng pagkapako ng Panginoong Hesus sa cross. Sa pamamagitan ng kanyang katawan na ipinako sa cross, inialay niya ang kanyang sarili. Sa banal na misa ay gayon din, sa pamamagitan pa rin ng kanyang katawan at dugo ng Panginoong Hesus na present dyan sa tinapay at alak, inialay pa rin ng Panginoon ang kanyang sarili dito sa atin. Ang tanong nga, bakit araw-araw? Ang practical na sagot, bakit hindi? Pero ang biblical na support niyan ay ganito. Ito ay matagal ng hinulaan ng propeta Malakias at ito ay mababasa sa Malakias 1, versikulo 11. Gagamit tayo ng New World Translation, ang Bible translation mismo ng Jehovah's Witnesses o ng saksi ni Jehovah. From the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations. In every place, sacrifices will be made to smoke and offerings will be made to my name as pure gift. Because my name will be great among the nations, says Jehovah of armies. For the rising of the sun to its setting, mula sa pagkasikat ng araw hanggang sa paglubog nito, offerings will be made into my name. Una, alalahanin na ang banal na misa ay ang pag-aalay ng Panginoong Hesus ng kanyang katawan. Kaya nga tinatawag itong Eucharist, galing sa Gregong Eucharistia, meaning Thanksgiving. At ang pangalawang tanong ng ministro ng Jehovah's Witnesses o saksi ni Jehovah na si Mang Danny Cuevas ay ganito. Gospel of St. Luke, chapter 22, verse 19. Di ba death anniversary ni Kristo yan? Dapat isang beses lamang kada sa isang taon yan. Una, wala pong death anniversary ni Kristo o ng Panginoong Hesus na mababasa dyan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, Versikulo 19. Saan bang Bible translation na basa yan ni Mr. Cuevas? Eh kahit basahin pa natin ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, Versikulo 19 ng kanilang mismong Biblia, ang New World Translation. Also, he took a loaf, gave thanks, broke it, and gave it to them, saying, "This means my body, which is to be given in your behalf. Keep doing this in remembrance of me." O, diba? Sa sitas na ibinigay ng ministro, yun mismo ang unang misa na ginawa ng Panginoon sa huling hapunan niya. Keep doing this in remembrance of me. Nakalagay,
lagi ninyo itong gawin sa alaala ng Panginoon. Wala pong kagaya ng pinagsasabi ng ministro na isang beses lang di umano at sa death anniversary ng Panginoon lamang ito gawin. Kahit nga ang mababasa natin sa Gawa ng mga Apostol or Acts of the Apostles, chapter 2, verses 46 to 47, ito ang mababasa. Araw-araw sila'y magkakasama sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay. It refers to the breaking of the bread and the holy mass. Gaya ng nababasa, iyon ay araw-araw. Gaya nga po ng pinagsasabi nila lagi sa atin, biblical nga daw po dapat. Biblical,